ngunit mayroong isang butas na ito ang pinakadelikado sa lahat na binabanggit sa pahayag 20 verse 1 to 3. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at kinabos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay. Saka isinara at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Ito ang mangyayari kay Satanas pagdating ng ating Panginoong Diyos. Pagdating kasi ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, ay kukunin niya ang mga tao na sumasampalataya sa kanya, habang ang mga tao na hindi sumasampalataya ay mananatiling patay. Ngunit ang mga patay na sumasampalataya sa ating Panginoon ay kanyang magbubuhayin. Kaya naman ang mga buhay at ang mga binuhay na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos na binabanggit sa 2 Thessalonica 4 verse 16 and 17 ay kukunin ng ating Panginoon sa langit na bayan, at tayo ay magbabakasyon sa langit ng 1,000 taon habang si Satanas kasama ng kanyang mga anghel ay mananatili sa planetang ito at nakakadena ng mga talikala na may bantay ng mga anghel itong si Satanas. At pagkatapos nito, pagbalik natin galing sa bakasyon sa langit na bayan, ay ibababa ng ating Panginoon ang New Jerusalem, ang syudad na kung saan dito tayo mananahan habang buhay, at kanyang ibababa ito sa ating planeta. Ito ang mangyayari. Si Satanas ay palalayain sa loob ng maikling panahon, at mabubuhay naman ang mga tao na hindi nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. At binabanggit sa Revelation, kanilang susunggaban ang New Jerusalem. Aangkinin nila ito dahil na rin sa huling panlilin lang ni Satanas na babanggitin niya na sa kanya raw ang New Jerusalem. Ngunit bago pa ito mangyari, ay ulan na ng apoy at ng asupre, at masusunog ang mga tao na hindi nananampalataya sa ating Panginoong Diyos kasama si Satanas. At kung gaano kalaki ang kasalanan ng isang tao, ay ganoon din katagal ang kanyang pagkakasunog. Kaya naman ang huling masusunog ay walang iba kundi si Satanas. At gagawa ang ating Panginoon ng bagong langit at bagong lupa, na ito ang ating magiging tahanan panghabang buhay. Mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo ay makapiling niya sa bagong langit at bagong lupa na binabanggit sa Isaiah 66. Ngayon, mga kaibigan, nais mo ba na makabilang sa mga mapapalad? Tayo'y manalangin. Ama naming banal na Panginoon naming Diyos, tunay nga Panginoon na lahat ng mga kaparaanan ay gagawin ni Satanas upang kami ay malinglang at hindi makapiling ka sa langit na bayan. Ngunit ninanais po namin, Panginoon, na lumapit po sa inyo, tulungan po kami. Pakalinisin po ang aming mga kasalanan upang maging karapat dapat po kami, Panginoon, na manahin ang langit na bayan, at upang karapat dapat po kami na matanggap po ninyo at makilala bilang mga anak ninyo. Salamat, Panginoon, sa inyong grasya, at salamat sa inyong walang sawang pamamahal sa amin na kahit kami po ay makasalanan. Salamat, Panginoon, sa amin po, Panginoon Jesus, na nabayugay sa krus upang kami, Panginoon, ay may pagkakataon ng buhay na walang hanggan. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.